May 14, isang masayang araw para sa mga kababayan natin na stranded ng halos dalawang linggo sa Incheon International Airport dahil makakauwi na sila sa Pilipinas sakay ng charter flight ng Korean Air papuntang Manila. Isa si Michelle sa mga na-stranded sa Korea na pinalad makauwi sa Pilipinas. Very thankful kami nung nandun kami sa, nung nalaman namin yung balita sa, nung nandun kami sa Incheon Airport. Siyempre, pagising namin, parang good news, di ba, na makakauwi na kami. Tapos on the day itself, parang binigay din sa amin yung boarding pass namin. Pagdating sa Manila, naging mabilis naman ang pagproseso sa kanila ng PCG o Philippine Coast Guard. Kinuha nila yung temperature namin, tapos sineparate nila yung OFW and non-OFW, tapos separate din yung briefing namin. Then, sobrang bilis nung proseso nila sa airport natin. So, akala talaga namin parang organized na lahat, wala nang alam mo yun. So, after naming mafilapan yung mga form, may binigay sa amin silang form na nakalagay IATF. So, nilagay namin din yung address namin, yung details namin, yung sino yung tatawagan, yung contact number, yung gano'n. Dumaan din sila sa swab test at binigyan din ng pagkain bago dalhin sa isang hotel sa Manila bilang quarantine facility. At inabisuhan din sila ng mga kawani ng PCG na aabot sa 2 hanggang 5 araw ang pag-aantay ng resulta ng kanilang COVID-19 test. Kala namin 3 to 5 days lang talaga yung result ng swab test. Pero until now, dumating kaming May 14, May 24 na ngayon, wala pa rin kaming, well, may result na, pero wala na naman yung address. Pag walang address, hindi kami mabibigyan ng certificate kasi nandun yung address namin sa certificate, dun kami dapat uuwi. Nakaka-frustrate na hindi namin alam kung kailan talaga kami makakauwi. Itinanggi ni Michelle na hindi sila naglagay ng address sa form na pinafilapan sa kanila dahil sinulat naman daw nila ang full address ng paulit-ulit sa lahat ng forms na kanilang natanggap. Pinatunayan pa niya ito dahil kinuna niya ng picture ang form na kanilang sinagutan at naruan nga ang kanyang address. So lahat kami nagtataka bakit no address? It's impossible na walang address yun kasi pinilapan namin yung forms. Complete yun eh. Napakahalagang detalye nun eh. Diba? Information. Tapos, dapat sa nag-encode, yun yung inuuna nilang ilagay na, tulad niyan, it's impossible na 12,000 na OFW hindi naglagay ng address. Lalo na ako, buti ako napicturan ko yung form ko, may address ako doon. Ayon naman kay Liovi na isa ring OFW na na-stranded sa Korea, para raw silang mga preso dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang hinihintay sa quarantine facility na pinaglakagan sa kanila. Siyempre, mahirap din para sa amin, para sa pamilya namin na nag-aantay, na kung nasaan na ba kami, or kung paano na ba, kailan ba kami lalapas. Tapos ngayon, nung antay namin, hindi namin alam kung anong oras kami makasusundo. Ang alam lang namin is may susundo, pero hindi namin alam kung anong oras talaga. Sa tagal ng inantay din namin from abroad, halos 2 months kami doon na walang trabaho, walang sweldo. Tapos dito, ang tagal din namin, siyempre sabit na kami makauwi sa pamilya namin. Kung tutuusin, maswerte pa sila Michelle at Lovin dahil nakauwi na sila sa Pilipinas. Pero may ilan pa nating kababayang stranded pa rin dito sa South Korea na patuloy pa rin nananawagan ng tulong sa ating pamahalaan para sila ay makauwi na. So, mahirap po sa amin para sa dito sa South Korea. Sa dahil po ng pagdaan namin dito, ngayon po, papat na rebook po kami ng ticket. Hanggang ngayon po, nag-review pa rin po kami. Yung pag-uuli po namin sa pag-aayos namin ng mga requirements para makuha po ang mga beneficiaries namin, naubos na rin po yung konting ipon namin sa pag-aayos po pabalik-balik. Pero masakit pa rin kasi almost 1 month na kaming puro stranded. Almost 5 times na kaming rebook. Uulit ng ayos ng requirements, ganun, napakahirap, wala namang ayuda. Sana matugunan na ng gobyerno sa atin yung nangyayari sa amin dito, ng OWA, unang-una OWA, para masikaso na rin nila kami dito yung pag-uwi namin. Kasi parang nung sa nangyayari, ang nagkakaproblema sa atin kaya hindi kami makauwi . Hiningan namin ng reaksyon ang embahada ng Pilipinas sa Korea tungkol sa stranded pa rin mga Pinoy na di pa makauwi sa Pilipinas, pero hanggang ngayon ay wala pa silang pahayag.
Tapos, problema, kapag pinalis na kami dito sa tinitirahan namin, mag-hotel na rin kami. Ang pera namin, napadala na sa Pinas. Kulang na kami sa panggastos. Nakauwi na sila Michelle at Leovin sa kanilang pamilya, ngunit may libo-libo pa rin mga kababayan na nananatili sa quarantine facilities. Malaki naging perwisyo ng COVID-19 sa buong mundo, kasama na sa naapektuhan ang milyong-milyong overseas Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat. Ngunit sa panahon ng pandemic, mahalaga ang kalkuladong plano at estratehiya ng lahat, lalo na mula sa gobyerno upang maipadama sa nagsasakripisyo nating mga kababayan ang kalinga, pagmamalasakit at tulong na kailangan nila sa panahong ito. Nag-uulat mula rito sa South Korea, Geoffrey Madato Kalimag, TFC News.